Right, ayun, katatapos ko lang magpabakuna. So, bale, kanina nung tinurukan ako, okay pa eh. Pero pagkatapos, medyo bumibigat na yung balikat ko sa kaliwa ako nagpabakuna kasi hindi ko masyadong ginagamit ito. So, kanan kasi ako. So, yun ngayon, pakiramdam ko medyo mabigat siya. Siguro dahil dun sa pagtusok ng karay. Kahit sino, walang nakaisip sa atin na mararanasan natin ang ganito. Makikipagsiksikan ka para mabuhay. Para maiwasan at hindi mahawa ng nakamamatay na sakit. Bakuna ang tanging solusyon para hindi magka-COVID. At sa panahon nating ito, kailangan natin ng proteksyon. Kahit na nag-aalinlangan, ito ang kinakailangan. Ay, nararamdaman ko ng kaba. Noon, takot ang karamihan ng mga tao sa bakuna dahil ito sa maaaring masamang epekto sa katawan ng tao. Ngunit lahat ng paraan ginawa ng pamahalaan upang pagkatiwalaan at makapagpaturok ang mamamayan. Sa dami ng namamatay araw-araw, ikaw pa ba ay aayaw? Bukod na yan, sa ngayon ay nagsasagawa pa rin ng bakunahan. So ang oras na yun ay alas 2 na ng hapon. Bago ka tuluyang mabakunahan, magbaon ka muna ng mahabang pasensya dahil ganito karami ang mga pumipila. Napaaga ang mga tao at wala pa ang mga kapulisan upang magmando. Kaya nagkagulo at wala nang nasunod na health protocol. Kailangan kasi i-check ang iyong BP at temperature. Pagkatapos nun, pipila ka ulit at maghihintay ka ng pagkatagal-tagal para sa iyong assessment. Yun, so after namin ma-BP tsaka makuna ng temperature, pumila ulit kami. Inabot kami ng hanggang alas 12 na, nag-cut off na, hindi pa rin kami nakakapunta sa screening. Then after nung 1, nag-resume na sila. At ayun, so sobrang tagal namin dito pero at least, di ba, nabakunahan tayo ngayon. At Pfizer-BioNTech yung bakuna na ginamit nila. And yun, so at least kahit papaano naging maayos na yung daloy dahil meron mga pulis na pumunta at meron ng proseso. Kasi kaya ng umaga talagang wala, siguro dahil wala pa yung presence ng mga officials, pero ngayon okay na. Habang nakatitig ako sa mga taong ito, para bang ang bawat isa ay takot na takot mamatay at nag-uunahan para mabuhay, para ipagpatuloy pa ang aming buhay. Matapos ka ma-assess at pwedeng mabakunahan, diretso ka na ulit sa panibagong pila para sa turukan. At yung set ng tao na yan ay nasa 32. Yan na ang susunod na babakunahan at nag-iintay lang na matapos ang kanilang sinundan. At kami na nga ang susunod na babakunahan. Ay, nararamdaman ko ng kaba. Medyo kabado ako dahil hindi ko nga rin alam ang pwedeng mangyari hanggang sa tinawag na kami at pupunta na kami sa vaccination room. Habang naglalakad ako, hindi ko mapigilang mapaisip na baka lalong mapadali ang buhay ko kesa maging ligtas ako. Baka may matinding reaksyon sa katawan ko ang bakuna. Pero nandito na hanggang nakapasok na kami sa loob. Hanggang sa malapit na akong turukan. Iniisip ko na lang na mas magiging protektado ako kapag nabakunahan ako. Tsaka gusto ko na din mag-travel na vaccination card lang ang iyong ipapakita at wala ng iba. Eto na nga, kinakabahan kasi ako sa karayom. At maya-maya pa, ganun lang kabilis na bakunahan na kaagad ako. Pagkatapos nun, parang mas napanatag ako sa kalagayan ng kalusugan ko. Sinabi sa amin na sasakit ang aming mga braso at maaaring sumakit ang ulo namin o di kaya naman ay lagnatin. Huwag daw mag-alala at reaksyon lang yun ang katawan natin sa gamot na itinurok sa atin.
Maaaring 1 or 2 weeks down ang ating immune system dahil kinikilala pa ng ating katawan ang bakuna na itinurok sa ating sistema. Kaya mas kinakailangan na masusustansya ang kinakain natin at uminom ng mga bitamina. Sa ngayon ay nag-iintay muli kami para sa aming vaccination card. Ayos na. Ngayon tapos na magpabakuna, kumuha na ng card. Alright, so natapos na nga yung pagpapabakuna ko kanina. No? So kanina, pumunta kami dito mga before 7. Okay. So ayun, sobrang dami ng pila kanina. Hindi naging maayos yung ano, yung pagpapila nila kasi sobrang aga nga at sobrang aga din ng mga tao na pumunta. So walang mga pulis kanina. Pero mga bandang alas 8 dumating na sila. So pinaayos na nila. Pero kanina sobrang gulo talaga. Talagang dikit-dikit na yung mga tao. Kahit nga kami, talagang syempre kailangan ko rin pumila para doon. So ganun yung nangyari doon. So ngayon ay second day nung bakuna. So medyo kagabi nga lang, talagang ano siya, sobrang masakit. So yung part na yan, hindi mo masyadong may galaw. At mabuti naman at naarawan pa ako ngayon. medyo masakit siya eh, para siya yung ano, para siyang pigsa. Yung bakuna namin kahapon, pero okay naman, wala naman ako nararamdaman ngayon, nakakaiba. Kundi yung ano lang, yung papaga lang siya ng masakit. Wala nang iba yun lang, pero hindi ko naman nararamdaman na dalagdatin ako, natrakasuhin ako. Ganun daw kasi sa Pfizer. So yun, malay mo ay ilang araw pa yata bago ko pa. Bukas naman siguro yung maarawan ko tayo. O, Pfizer yung tinurok sa amin kahapon. So, wala naman. Okay lang din naman. Pero, yun nga lang. Mapaga lang siya. Masakit. Parang paga lang masakit lang yung ano. Yung turok. Pero kaya naman. Yun nga lang. Kapag nilagnat daw, so okay lang daw yun. Uminom lang ng paracetamol. Tapos, yun. Wala na rin. So, second dose namin is November 17. Punta ulit kami doon para sa pagpapatok. Normal na matakot tayo sa isang bagay o sitwasyon, kailangan lang natin alamin ang mga ito. Malaya tayong makapag-research o magtanong sa mga eksperto. Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan nating maging mas ligtas. Alam ng pamahalaan ang mas makabubuti sa atin. Malaya naman tayong magdesisyon para sa sarili natin, ngunit mas mainam na magpabakuna ka na rin upang mas protektado tayo laban sa sakit na COVID. Marami na ang iyong nakita na nagpabakuna. Maaaring kapitbahay mo o kaibigan mo o kakilala mo. Mas safe na sila ngayon. E ikaw, safe ka pa ba?